Good morning people! Another day, another video na naman tayo guys, nakakaloka! So nandito kami sa La Concepcion, Naawan, Misamis Oriental. Dito nag-celebrate ng birthday ang pinsan ng asawa ko. Actually guys, hindi naman talaga kami in-invite dahil makapal ang mukha ko, mismo ang nag-invite sa sarili ko. Oh, diba? Vonga? Nung malaman ko na maliligo sila dito sa La Concepcion, agad ko nang in-invite yung sarili ko. Tinawag ko yung anak ko, binihisan ko, at kumuha ako ng bag, naglagay ako ng mga damit namin para dadalhin namin dun sa resort na yon. Ikaw na talaga, te. Siguro kung hindi pa sila ang sasakyan namin, malalaman ko na maliligo sila dito kasi yun yung gagamitin namin papunta dito. Nag-aalala nga ako kasi baka hindi kami kasya sa sasakyan ng tita ng husband ko. Baka mag-commute na kami papunta dito. Pero mabait naman yung tita ng husband ko kasi tatlong beses siyang bumalik para atid kami dito. At ayun na nga, pupunta namin dito, hindi kami agad pinapasok kasi exclusive for 2 days ang resort na to. Buti na lang ang guard na naka-on duty is kakilala ng kasama namin. Akala nga namin hindi kami makakapasok kasi tinapitan na kami ng guard. Sabi niya, hindi pwede pumasok kasi exclusive ngayon resort. At ayun na nga, ang saya-saya namin dahil nakapasok na kami. By the way guys, isa sa rason kung bakit ako sumama dito, dahil gusto kong makita yung loob ng resort, dahil plano ko sana na dito mag-celebrate ng birthday ang anak ko. Actually guys, maganda naman yung resort dito. Malaki siya, malinis, tapos yung mga cottage nila is malalaki at naka-organized talaga. Yung pool area nila is parang flower design. Ang hindi okay sa akin guys is wala masyadong puno dito sa resort nila, dahil sobrang init dito sa pool area nila. Katulad ko na binabantayan ko yung anak ko, nahihirapan ako maghanap ng sisilungan ko kasi nakatapat sa pool yung sinag ng araw. At pangalawa guys, kahit malayo ka pa sa pool, amoy na amoy mo yung rainbow sa pool. Gusto ko talaga mag-enjoy yung anak ko sa birthday niya kasi ito yung gusto niya na maliligo sa pool. Pero matagal pa naman yung birthday ng anak ko, siguro pagbalik namin dito may bago na. Pero kahit sobrang init, enjoy na enjoy pa rin yung anak ko. Pero hindi ko napansin, bilad na pala ako sa araw. Aliw na aliw kasi ako sa anak ko. Tawang-tawa naman ako sa anak ko kasi talagang tinunglak niya yung sarili niya. So ayan, takot na takot siya. Buti na lang nandiyan yung ate at kuya niya. Kamunti ka na yun anak ha. Easy lang anak. Hindi mo ka-liver yung pool na yan kaya ka nga nakasalbabida eh. Gamit na gamit niya ang salbabida ang binili namin sa Bohol. Buti na lang talaga dinala ko tong salbabida na to. Hindi kasi niya ito nagagamit sa Bohol kasi natatakot siya. Dalawang salbabida yung dinala ko kasi para yung isa magamit ng mga pinsan niya. Pero ito yung gusto niyang gamitin. Yung isa naman hindi naman magamit ng mga pinsan niya kasi hindi kasya yung mga paa nila. Maya-maya, sinabayan ko na siya sa pagliligo kasi tuturuan ko siya kung paano lumangoy. Kahit hindi naman ako marunong lumangoy. Pakinyo, anak niyo ba yan? Ganito naman talaga tayo mga nanay. Yung hindi natin kaya, gusto natin at least kaya ng anak, pero sa mabuting paraan. Yung anak ko, takbo ng takbo, ilang beses nang bumabalik dyan sa dolphin na yan. Pinapagalitan ko nga kasi nga ang init-init. Akala ko babalik na siya sa akin, tapos tumakbo pa siya sa kabila. Takot na takot ako kasi akala ko tatalon siya. Nakalimutan ko, takot pala siya dyan sa malalim, naprang tuloy ako. So ayan, tumakbo na naman siya ulit papunta sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, uuwi na kami kapag hindi siya bumalik. Hindi ko na pala nabidyuhan yung pagtuturo ko sa kanya ng paglalangoy kasi hindi ko nadala yung cellphone stand. Thank you for watching guys. See you on my next video.